as a worship leader kasama po ni Ate Mapen. So yun, pero ngayon, glory to God, inyo naman po ngayon bilang tagapaghatid, tagapagpahayag naman po ng salita po ng ating Panginoon. And yun, ako po ay nag-bless po talaga kasi Lord, tulay po na kapag tayo po ay tumatayo sa kalooban niya and willing tayo na sumunod sa kanya. Sabi nga po, lahat naman po talaga tayo ay may makapagkukula. Talaga masasabi po natin na wala tayong kakayahan, but the grace of, but by the grace of the Lord, na sabi nga ay wala man tayo, pero kung willing ka, available ka, at the same time, gusto mo talaga magpagamit sa Panginoon, ay gagamitin na tayo. Amen po ba? Kahit anong edad, wala kong pinipili ang Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo ay kayang gamitin po ng Panginoon. At yan ay para po sa kalwalhatian niya at para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Amen. So palapakan naman po natin isa ng Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. So tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. At nga po, napagpala natin ng Panginoon mula sa pagkagising natin sa umaga. Nag-desire na tayo, Lord, sa moment na ito, sa araw na ito, pupurihin kita kasama ang aking mga kapatid. Kasama ang aking mga kasama po ang iyong mga kapakulingkod. Naunahin kita sa umaga nito na talagang puno-puno po ng pagpapala. Bagamat talaga may pagsubok, pero we consider naman sa lahat ng pagsubok at problema, kinukonsider din pa rin naman natin yun na yun ay pagpapala rin mo ng Panginoon. Ganun tayo ka-grateful. Ano po? Ganun po tayo. Kapaga, sabi nga po ni Sister Jean, ganun tayo ka-grateful sa Lord. Ibang sa mga problems, sa mga problema, sa mga pagsubok po ay nagpapasalamat tayo. Kasi alam natin na sa kabila po ng lahat na pinagdadaanan natin, ito po ay isa pong pagpapala na nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen po ba? Para mas lalo tayong tumatag, mas lalo tayong umusad, kahit na minsan talaga, sabi nga po ng isa pong nagtuturo sa amin sa pag-worship lead. Talagang ang pagsamba sa Panginoon ay minsan duguan. Amen. Alam niyo po ba yung sabihin duguan? Sabihin talaga sa kabila ng mga problema na binabato sa iyo ng kaaway, minsan sarili mo, kalaban mo, pero andun pa rin ang iyong puso na Lord, hanggang sa huli, ikaw pa rin nakakabuhunan. Amen po ba? So ngayon po ay, nandiyan po kayo na patuloy po natin pagpalayo ng Panginoon. So palitan po naman ang ating pong pagkinig at sa patuloy po na pagtanggap sa mga aral na ituturo po sa atin ng Panginoon sa unang ko. So kung kayo po ay may mga Biblia, hayaan niyo po na kunin po natin ito at meron mo po tayong screen. So ang ating pong pag-aaralan po ay mula po sa Bagong Tipan at sa aklat po ni James chapter 1 verse 22. So isa lang po ang ating pong pag-aaralan. Isang topic, isang text lang po, pero grabe yung pangungusap po ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Isang salita ng Panginoon, isang text po na magbibigay lagi ng paalala sa atin sa araw-araw na ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay bilang mananampalataya at tagapaglingkod po ng Panginoon. So kung kayo po ay nariyan na, please stand and tayo po ay babasa sabay-sabay bilang paggalang po sa salita po ng Panginoon. So let's start sa James chapter 1 verse 22. Let us all together read the passage. 1, 2, 3, go. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Another one. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. And Tagalog po, sabi po sa Santiago chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tayo po sandali manalangin. Ama namin Diyos, makakapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga
sunod na mayroong kapakinabangan. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marami po tayo magpo sa oras nito. And the title of our message for today is Doer of the Word. Okay? So, ang title po ng ating pong pag-aaralan po this morning is Doer of the Word. So, napakalino po ano po. Sinasabi po dyan sa Santiago chapter 1, verse 22, mamuhay kayo hayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, ano daw po ang nangyayari lang sa atin? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay po? So, yun po ang message po natin today. And I hope na patuloy po natin makita na ang salita po ng Diyos ay kapakipakinabang. Amen po? Kapakipakinabang po ang salita ng Diyos. At syempre, sa salita po na ito, na ating po pag-aaralan, may apat na bagay po na dapat po natin makita talaga. Or mga, sabi nga ay, sabi nga po, kapahayagan. Ano po? Nakikita talaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At ito po ay hindi lamang po isang beses. Ano? Hindi lang po ito kapag bless na bless ka ngayon, parang ramdam mo, ah, talagang ano, nakikita ko yung sarili ko na napaka-high ko sa paglilingkod. And then, pagka hindi mo feeling na bless ka ngayon, parang naiba din po yung pakiramdam natin, parang hindi ko feel na maglingkod, hindi ko feel na magpuri sa Panginoon, hindi ko feel na sumayaw sa Panginoon. Hindi po ganun. Ano man na sitwasyon po natin, sabi nga mag-fix po tayo sa katotohanan na salita ng Diyos ay dapat po natin ganapin at hindi lamang po natin ito dapat pinapakinggan na. Ano po? So, apat na bagay. Four signs should be seen in us if we really do His word and we are not just listeners. Amen po ba? So, apat na bagay po. Una-una po, from the word doer. Ano po ang spelling ng doer? D-O-E-R. Okay? So, mag-start po tayo sa letter D. So, ano po ba ang kapahayagan o senyales na talagang ginaganap natin ang kalooban po ng Panginoon? Hindi lang tayo tagapakinig lang, ano? Hindi lang tayo nakupo lang dyan. Hintay natin ang isang linggo. Upo tayo dito. And then, lalabas tayo sa church na to. Ano nga ba yung sinabi ni Pastor? Ano nga ba yung sinabi ni Pastora? Yung ba? May mga pagkakataon po na gano'n tayo bilang mananampalataya. Na upo lang tayo, makinig lang tayo, pero when it comes na doon sa pag-aak or doon sa ginagawa, sa gawain natin, nalilimutan po natin. At ang sabi po ng Panginoon, tinadaya lang daw po natin ang ating mga sarili kung tayo ay nakikinig lamang at hindi po natin ginaganap ang kanyang salita. So number one po is, sabi po dyan, from the word doer, we are disciplined believers should be seen in us. So tayo po ay dapat maging disiplinado mananampalataya. Amen po ba? Yun po, makikita po yun sa ating buhay kung talagang ginaganap natin ang salita ng Diyos, kailangan ito ay nakikitaan po ng pagiging isang disiplinado mananampalataya. Amen po ba? At sabi nga po dyan, in biblical meaning, sabi nga po dyan, sa Biblia, ang disiplina ay may positibo at mahalagang bahagi sa buhay ng mga mananampalataya ng ating Diyos. Ang Diyos ay nagtakda ng paraan na pumumuhay para sa kanyang mga tao. Kinailangan nilang matutunan kung paano magmasunurin. Ang proseso kung saan natutunan ng mga tao na ang pagsunod ay talagang galing sa Diyos, disiplina na nagmumula po sa Panginoon. At ang disiplina ay nangangahulugan na matuto o makilala, isang direktang uri ng pagkipagkilala sa isang bagay o isang tao. At ang disiplina ay tumutukoy sa proseso kung saan natututo ang isang mananampalataya sa paraan na nais ng Diyos na tayo ay mamuhay. Ayun po ba? So yun po, number one po, tayo dapat makita po na tayo po ay nagiging disiplinado mananampalataya. From the word discipline, mapapansin po natin, di ba yung discipline?
or disipulo. Diba? Yung po, term po na disciple ay nanggaling po sa salitang discipline. Kaya po tayo bilang mga alagad ng ating Panginoon, dapat po talaga mag-disipulo na ang bawat isa sa atin. Kaya nga po yung kanyang mga alagad, bago niya isinet itong mga tao, kasi syempre, lahat yun may mga conflict, lahat ng yun ay may mga attitude na hindi gusto ng Panginoon. Pero dahil sa pagtitsaga ng Lord, at gusto nila maging effective sila, nalikod po ng Panginoon, na kahit ano man ang ugali na meron sila, grabe po yung pag-develop, grabe po yung ginawa ng Diyos para matransform yung buhay po ng mga tao. Amen po ba? Kaya nga po ang transformation na nagkakaroon sa ating buhay is kapag nag-undergo po tayo ng discipline. Amen po ba? Kaya maraming salamat po sa Panginoon sa mga lipod po ng ating Diyos na namumunan po sa ating kanina. Nakatuwa po na ang dami pong mga gawain, ang dami pong mga in-announce na nagawain po natin bilang pagpapakita po ng pag-undergo natin ng discipline ng ating Panginoon. Kaya nga po, lagi nag-iikayan. Ano kasi napaka-importante po kasi ng ating pong buhay na nag-undergo tayo ng pag-discipline ng Panginoon at kailangan po natin yun. Amen po ba? Hindi lang po natin makukuha yung pag-discipline na yun sa bahay lang, sa ginagawa natin sa trabaho. Kailangan po talaga natin ang Word of God. At saan po natin ito matatagpuan? Siyempre, sa gawain po ng Panginoon. Amen po? At yun nakukuha po natin mula sa salita po ng Diyos, yun yung naging kapahayagan naman natin pagdating natin sa labas. Amen po? At ganun po yung mga anak ng Adam, ganun yung mga manang patatas sa Diyos, fellowship and ministries. Ang babae, maaari masabi po natin, ang tita na pinagdadaanan ay bakit nakakamiti pa rin sa kabila ng problema. Because God is in us. Kinaganap po natin yung sinasabi po ng Panginoon. And nadidisiplina po tayo. Ano po? At ang sabi nga po, bakit mahalaga ang disiplina? Yun po sabi sa 1 Corinthians chapter 24 at chapter 9 verse 24 to 27. Sabi dito, hindi man ninyo nalalaman na sa paligsahan, sa pagtakbo ang lahat ay tumatakbo, ngunit isa nakakamit ng ganding pala. Kung gayon, pagbutihin ninyo ang pagtakbo o pagmakamit ang ganding pala. Ang bawat isang sumasali sa paligsahan ay may pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ginagawa nila yun upang magkamit sila ng putong na nasisira, ngunit tayo ay putong na hindi nasisira. Amen po ba? Pinakita po natin yung difference talaga ng mga tao may pananampalataya sa wala. Yung mga tao walang pananampalataya, ano po yung pinagsusumakita nila? But at the end, sinasabi ng Panginoon, ano mapapala natin? Makuha ba natin ang mga bagay ng mundo ito? Nasa yun ang lahat. Pero at the end of the day, pag kinuha ka ng Panginoon, yung sasabihin mo. Amen po ba? Kaya po napakahalaga po na tayo man, sabi nga ay, hindi man po ganun kayaman, hindi man ganun kaganda yung buhay na meron tayo, pero ang sarap sa feeling na meron kang kapayapaan mula sa Diyos, na didisiplina ka mula sa Panginoon, at nagagana po pa rin, masaya pa rin naman. Amen po ba? Masaya pa rin po tayo, nagagalak pa rin po tayo sa buhay na meron po tayo. Kasi nga po, hindi na po ang mga bagay ng mundo ito ang ating nagiging kasiyahan, kundi ang ating Panginoon lang. Amen po ba? So yun po, sabi nga po dito sa verse 26, kaya ka ako ay tumatakbo hindi tulad sa walang katiyakan. Sa ganitong paraan ako ay nagpaglaban, hindi tulad ng isang sumusuntok sa hangin. Sinusupli ko ang aking katawan at pinasusuko ito upang sa aking pangamahal sa iba ay hindi ako masumpungang hindi karapat na. Amen po ba? Lalo na po tayo bilang buhay na patutuo. Ano po? Talagang dito masusubok sa ating buhay kung talaga kahit gusto mo nang magmanakit, kahit gusto mo nang sabi nga give up, pero dahil sa biyaya ko ng Panginoon, Lord, tulungan po ako Panginoon. Kumbaga sa atin, nasabi na natin, Lord, hindi na ako ito, kundi ikaw na po talaga. Kaya yung mga bagay po na ginagawa natin, na mas hindi
Amen po. So you become a disciplined believer or a Christian na kung saan ang sarili mo ay nagpapaglalim sa pagdisiplina po ng Panginoon. And second po, may kita rin po natin, pangalawa. Bakit kailangan ng disiplina sa sarili? Sabi na po sa 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16, bilang masunod mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo kung kayo wala pong tunay na pagkaunawa dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So bakit nga daw po natin kailangan? Because God is holy. And we are the servant of God. So, kailangan natin magpakabanal. Hindi ko ba? Kasi, sino ano eh, doon ko talaga natin ang kilala kung talagang tayo sa Diyos. At ano ang mga katangian ng Diyos? Diyos ay banal, mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, mapag-aruga. Pero kung ikaw naman ay against doon sa kapahayagan na yun, baka hindi mo sinuwi ang ating Diyos. Baka may ibang Diyos tayo din ang Diyos. Kasi kung talaga si Lord nagmamanifest yun sa buhay ng natin. Amen po ba? Ito po ba yun? Nahayag po yun sa ating buhay. So, ano yung kahinat na ng isang tao walang disiplina sa buhay? So, ang kahinat na po niya ay nagpapakaasay lang po. Bakit po? Sinasayang po yung mga pagkakataon. Sabi nga, ang mga individual na nabuhay na walang disiplina ay makita ang kanila sarili na nagpapakasasa sa mga bagay na hindi tama o mabuti o mga bagay na mabuti ngunit wala naman po sa kontrol. Amen po ba? Kaya sino po nagsasuffer? Sino nagsasuffer? Si Lord ba? Hindi. Tayo po mga tao. Kaya po, dapat po natin makita yung pagdidisiplina po ng Diyos ay ating po umi-apply sa ating mga buhay. So, tagtipala naman po na isang tao may disiplinado buhay, kapag namumuhay tayo ay isang disiplinado buhay, mayroon ka tagtipala isang pamumuhay na maayos at mas nagiging, sabi nga, mas nag-upgrade yung buhay spiritual life po natin. Ano po? Isang pakiramdam na tagumpay, nagkakaroon ka ng pag-amba, kung saan nababawasan yung stress mo, yung pag-aalala mo, yan, ano po? Kasi alam niyo naman po tayo mga tao, konting problema, na-stress tayo, konting pagsubok, parang Lord, pinaparusahan mo na ba ako? Amen po ba? So tayo po, kung may mga ganun pong pagkakataon, hindi naman po lagi pinaparusahan. Ano po? At pag pinapositive thinking, tayo nag-iisip, sabi nga po ng Panginoon, kung tayo po ay may mga pinagdadaanan, hindi po dahil tayo pinarurusahan. Pinatitibay lang po ng Panginoon ang ating mga pananampalataya at mas lalo po tayong lumalim sa kanyang kalooban. And pangalawa po sa ating pong point na pinapakita ko sa atin ng Panginoon, syempre, letter O is pagiging obedient po natin. Tama po ba? Kaya po nandito sa salita po ng Diyos para sundin, para maging masunod po tayo mananampalataya. So, obedient meaning is doing or willing to do what you have been told to do by someone in authority. So, papaano po naman natin na-prove na talagang tayo po ay talagang nakita po natin na talagang tayo po ay sumusunod sa Kanya. So, pinapahalagan po natin yung love ng Lord, yung sacrifices po ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga po, sabi nga po dito, obedience to God proves our love for Him. Mahal ba natin po ang Panginoon? Mahal po ba natin ang Lord? Hindi po. Hindi ko sa kung ano ang gusto ng Panginoon, kundi ikaw mismo sa sarili mo, sinusunod mo talaga ang Panginoon. Hindi lang dahil mayroon kong gusto mo paghinabang, kundi dahil alam mo may ginawa lang Panginoon sa buhay mo, kaya ka sumusunod sa Kanya. So, nagiging grateful po tayo sa lahat po ng ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po sa 1 John chapter 5, verse 2 to 3, sabi nga po dyan, ito ang palatandaan, iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, kapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay
po, ano po, so makita rin po natin talaga na hindi lang tayo tagapakinig. Sabi nga po, may time pa po sinasabi, hindi lang tayo tagabutas na bangko. Iwan po ba? Na talaga for the whole time. Iwan po. Kaya po, ang announcement po kanila sa sunod. Iwan po ba? Kaya patuloy pa po na ginfans. Mga kapatid, join kayo, sama kayo, nakiisa po kayo. Kasi doon po natin nakikita talaga yung pagsunod natin. Hindi po sa tao na nagsasalita, kundi doon sa Diyos na pinaglilingkuran po na lahat. Iwan po ba? At doon, ay nakikita po talaga natin, Lord, susunod po ako. Lord, makikisa po ako, Panginoon, sa mga gawain na, patuloy mo po ini-impart sa bawat isa po sa amin. Amen po. At ang sabi nga po dyan, pangalan po, sabi ka obedient, or pagiging obedient po natin, ay nagpapakita po din natin ng, ating katapatan sa Lord. Amen po ba? Sabi dyan sa 1 John chapter 2, verses 3 to 6, yan, sabi po dito, nakasatiyak tayo na ikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi nga, kilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay, ano po sabi? Sino, ano po sabi? Okay, hindi po ako nagsabi niya na. Ang word ng Lord. Ano po? So, tanungan natin ang sarili ng Lord. Tapat po ba ako sa Lord? Pero, alam po yun. Alam mo yun sa sarili mo kung nagiging tapat ka. Amen? Kaya kung talaga natin mapapaglilangan ng Panginoon. Amen po? Hindi po natin mapapag-isahan ng Panginoon. Kaya po kung gusto po natin talaga na may pakita ng ating pagmula sa kanyang Lord, sa Lord, maging faithful po tayo sa lahat ng bagay. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin, may nakakita man o wala, maging faithful po tayo sa Lord. Amen po? Lalo-lalo na po sa gawain ng Panginoon na ang dami na po mga preachings, ang dami na po mga messages na sinasabing Lord, pero minsan, para andun ka pa rin. Dapat ikaw ay nag-level up na, pero nandun ka pa rin sa level 1. Na dapat ikaw ay tagapagpuna, hanggang ngayon tagapagpunid ka pa rin, kapatid. Nakita po ba natin ang pagpusa ng ating pagsunod sa Panginoon? Nakita mo po ba talaga yung katapatan ng Diyos sa buhay mo? So kung nakikita natin yun, kailangan nakikita mo talaga na, Lord, nagagawa ko po itong mga bagay na ito, hindi dahil sa aking gawa lang, kundi dahil sa katapatan mo sa akin. At yung katapatan na yun, Panginoon ay aking ibabalik sa iyo. Sa magitan po ng ating matapat na paglilingkod, matapat na pag-isa sa gawain po ng Panginoon. At makikita niyo po, kapag tayo pinagiging tapat sa Panginoon, makikita niyo kapatid, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay. Ibig po ba? At ano po, sabi po dyan, yung ating pong pag-imasunurin ay nagpapakita po ng pagbibigay po ng glory sa Lord. Nag-glorify natin ang kanyang pangalan sa ating buhay. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 12, mamuhay kayo na maayos sa gitna ng mga hintil. Sa mga hintil, alam naman po natin na mga kasaway ito, talaga wala po sila sa kalooban po ng Panginoon. But by the grace of God, nakita naman po natin kahit hindi sila deserve. At tayo kabilang po doon, ano? Hindi po sila deserve doon sa, kaligtasan, pero minarapat po ng Panginoon na tayo maging kasama doon sa biyaya po na yun ng Panginoon. So, huwag na tayo makitulad. So, tayo po ay bayan na ng Diyos, tayo pang mga anak na ng ating Panginoon. So, makita, sabi nga po ay, dapat may kita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen po ba? So, ano man ang kinakawa po natin, mga kapatid? I hope, we hope, na nag-glorify natin ng Lord. Sa maliit pang bagay, sa malaki pang bagay, amen po ba? Nag-glorify. Mag-isa pa po natin. Siya po ba sa pagpupo niyo, nag-glorify natin ng Panginoon? Yan, ibig sabihin, sa inyo po magpapinig, talaga si Lord po ba kiniisip natin sa oras na ito? O baka naman, ang halay na, gutom na ako, pastora, bilisan mo na. Diba?
So sa John 27, sabi nga po doon, ito po ay mula po doon sa kwento po ni Jesus na siya po ay naghuhugas ng paa ng mga disciple. Isa nga, parang naisip ng mga disciple that time, sabi, bakit kay Lord naghuhugas sa amin? Kami na lang, Lord, kasi kami yung servant. Pero pinakita ni Lord yung pagdiyan mo pagpapababa niya. Nakalit siya yung Lord, kahit siya yung Panginoon. Pinakita niya po yung kapakumbabaan at pinakita niya po yung pagkabot niya po sa atin. Amen po ba? Tapos sabi ng Lord, ang utos, gawin niyo ninyo ito sa iba. Amen po ba? Ibig sabihin ng atin po paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang natin ginagawa para sa Diyos, kundi para sa ating kapwa. At pagkita po natin yung pagpapala po ng Panginoon ay nagbubukas sa bawat sa atin. Kaya nga sabi sa John 3:17, ngayon alam na rin ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin niyo. Amen po ba? So yung mga kapabi po ninyo, mga kapatid po natin, pag yun po ay pinaglilingkod ninyo sa Panginoon, yan ay nagiging avenue ng pagpapala sa inyo. Amen po? Kaya mga kapatid po natin, sabihin niyo, pagpapala ka sa akin. Amen! Amen po ba? Pagpapala kayo sa akin. Amen po? Kung paano pinagpala ng Lord po, disciples. Ganun din po yung nangyari, di ba? Kung saan sila pumunta, nagiging pagpapala po sila. Amen po? Kung saan sila po makarating, nagiging pagpapala po sila sa mga pinag-ministeryo nila. Amen po? At yun din naman ang nagiging way para pagpalaan sila ng Panginoon. Amen po? Kapag tayo po tumutulo sa kapwa natin, sabi nga po, ay salamat po sa Panginoon at may pinadala sa amin. Hindi po ba? So, nag-glorify po ang Panginoon sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. At pangatlo po, yan, matatapos na po tayo, pangatlo na po tayo, ano po? From letter E, yan. So, tayo ay edified
for the pleasure lang eh. Kung iisipin po natin, pwede tayo magsabay sa mga bagay na ito, pero gamitin po natin ito para saka wala piyan po ng mga. Ewa po ba? Kaya po ayaw na yan, hindi naman tayo nag-mimit na minsan sa personal, pero yung video, napakagandang bagay po na naabot tayo ng Lord doon sa ganung sitwasyon. So, kapag ganun, at ganung paraan, tayo po ay na-equip, tayo po ay na-edify, tayo po ay natututo. Magkakaroon po tayo ng knowledge about sa salita. Unang bang ganun, kasi naniniwala po ako na pag nag-video, at chika-chika lang nangyayari, hindi po ano. Magkakaroon po tayo ng a word of encouragement, may mga word of God talaga na nagbibigay po sa atin talaga ng pag-uplift ng ating spirit na talaga tayo po mananampalataya kasi tayo nasa isang labanan. Amen po ba? Tayo po nasa isang labanan. Tayo po nasa isang war. Kung hindi po tayo talaga po liquid at hindi tayo talaga wala tayong bawang-bawang na salita ng Diyos kapatid. Sumaharap ka pa lang nang inginig ka na sa takot. Ibig sabihin, nandiyan pa lang, hindi ka pa nakaka-step doon sa war na meron kayo, nakatarot ka na. Pero kung ikaw ay equip sa salita po ng Panginoon, na-edify ka kahit anong pagsubok, kahit anong bato, masasalag mo yan. Maharap mo yan. Kasi matibay ka na. Tinatibay ka ng salita ng Panginoon. Kaya kahit anong problema kapatid, kahit anong pagsubok, sabi nga, tinatawan-tawanan na lang natin. Huwag lang kahit tatawa mag-isa ha, at ganoon yun. Baka mamaya tatawa-tawa tayo. Ibig sabihin, yung mga pagsubok po, kumbaga parang kaya mo nag-handle. Unlike before na dati hindi pa tayo mananampalataya, hindi pa natin alam ang salita ng Panginoon. Diba, alam natin na napakahirap na wala po sa salita ng Diyos. Napakahirap po na hindi natin alam ang ating gagawin. Kung paano po natin ikukumpat yung sarili natin. Kasi nga, hindi pa po tayo lubos na nakakaunawa sa salita ng Diyos. Pero dahil naiintindihan na kung ano ang salita ng Diyos, naiikot tayo, na-edify tayo, nasabi nga po dyan, nagkakaroon po tayo ng, nasabi nga ay, nagkakaroon po tayo ng enlightenment, nagkakaroon po tayo ng impact doon sa mga mabuting bagay na ini-impact po sa atin ng Lord. Na dapat po maganap bilang isang mananampalataya na i-develop ang ating character mga kapatid. Ayun po ba? Hindi po pag ikaw ay isang mananampalataya na instant, uy, paano hindi ka na makabasa at yung gano'n? Ayun po ba? Nahihipang daw ng hangin. Ganun po ba tayo? Na parang pagdaro, once na nag-born again daw, talaga huling-huling? Hindi po. Alam niyo po, sa pagiging mananampalataya, mas lalo kung ako dyan sinusubot eh. Amen? Pansinin niyo po, yung mga hindi po mananampalataya, okay na sa kanila gumawa ng kasalanan. Okay po. Okay na sa kanila yung araw-araw na gamitin yung buhay. Pero bakit tayo, bigla tayo, mananampalataya tayo, pero bakit parang mas lalo tayo sinusubok? Mas lalo parang ayaw magkasala, pero lalo ka nagkakasala. Ayaw mo mag-isip ng hindi maganda, lalo kung hindi na, mas lalo ka nakakapag-isip ng hindi maganda. Kasi ninyo po, ewan po ba? Kasi nga po, sa mga panahon na yun, tinutulungan po tayo ng Lord na ma-distinguish po natin yung pagkakaiba talaga ng pagsunod sa Lord. Na talagang kahit na mahihirap, andun talaga, ipapakita talaga sa inyo ng Lord, talaga bang gusto mo sumunod sa atin? Amen? Sa hirap at ginawa ba, susunod ka ba sa atin? Kapag karamdam mo na ba na nahihirapan ka, ayaw mo na. Kapag karamdam mo ba na parang gigipag na, talaga bang tuluyan ka na magpapakabigay sa mga problema? Hindi po. Kasi alam po natin na ang buhay pananampalataya hindi man ganun kadali, pero kapag nananampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay talaga may pusong handa magpaturo sa Lord, handa ka magpa-equip sa Panginoon, nakikita mo day by day may pagbabago sa buhay natin.
po. Yung mga bad words po. Hindi ka nga lang masalita ng bad words, pero kung makapag iparamdam mo naman sa kapwa mo, para naman ano, para naman ang antas-tas ng tingin mo sa sarili mo. Ewa po ba? May ganun din po ba? So hindi na po dapat ganun ang mga mananampalataya. Dapat nagpapakita na po talaga tayo na kung paano tayo binabago ng Diyos, nakikita po yun sa ating buhay. Na kung ikaw ay dating madangot, ikaw ay dating kasaway ngayon, unti-unti sa biyaya po ng pag-uwi nagpapago ang iyong buhay. Nagpapago ang iyong ugali. Nagpapago ang iyong pananalita. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa huling araw, ipapakita ko ang pagkakaiba ng lilingkod sa hindi naglilingkod. Ibig sabihin, kung ang hindi naglilingkod, talagang alamak ang kanilang buhay sa pagkawa ng hindi masama. At ang sabi nga po ng Panginoon, ang masama ay lalo magpapakasama at ang mabuti ay magpapakabuti pang lahat. So ganun po tayo. Kung ang ibang tao po ay nagiging masama, abay tayo po mga anak ng Diyos ay lalo po daw dapat magpakabuti. Amen po ba? Mas lalo po tayo magpakabuti. Sabi nga po dito, bilang isang Kristiyano, bilang mga Kristiyano, isa sa pinakamalagang tungkulin natin ay pasiglahin natin ang bawat isa sa pamagitan nga po ng pagpapatibay bilang isang edified Christian. Nangangahulugan ito na patatagin ng isa't isa, palakasin ang loob ng isa't isa, at tulungan ng isa't isa na lumago sa ating pananampalataya. Ano po? Hindi lang kapag nagkikita po tayo dito, wala lang, hindi tayo nag-aayon, hindi man lang natin pinabati ang ating kasama sa ating pungkasa, sa ating kalipunan. Alam niyo, isa pong bagay po na tayo po, pag manamagkan po natin yung mga kapatid natin, lalo na po pag may mga bisita po tayo. Alam niyo, ano po, nakaka-boost ng kanila kung confident. Ay, talagang welcome po doon sa gawain nila. Ramdam na ramdam ko yung presence ng Lord doon sa mga kapatid po na yun. Ibig sabihin, magandang bagay na natututunan po talaga natin na isa din po pala sa pag-edify, sa pagpapatibay ng ating buhay, pananampalataya is yung ating kapwa, ipakita mo sa kanila kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, iparamdam mo rin sa mga tao na sa kanila. Amen po. At talaga masasabi natin, talaga, God is love. Amen po? God is love. At sabi nga po dito, sabi nga po sa Biblia, ito ay ginagamit po pang ilalaman ng proseso ng pagtatayo ng katawan ni Kristo. By the Christ. Sabi nga, si Jesus ang ulo, tayong katawan. Kapag ang kapwa individual, sabi nga po dito, ang kapwa individual ay isasama-sama at kasama din po yung pagpapatibay, pag-iikayat, at pagsuporta sa isa't isa sa ating pananampalataya, pagbabahagi ng ating kaalaman at karunungan, pagtutulong-tulong sa isa't isa na lumago ang ating kaugnayan sa Diyos, at bilang mga Kristiyano, ang pagpapatibay ay isang mahalagang bahagi ng ating ministeryo. Tinawag tayong magmahal, maglingkod sa isa't isa, at ang pagpapatibay ay isang paraan na magagawa natin ngayon. Ngayon po, ngayon na kapatid, hindi bukas. Ay kapag po ako'y meron na, kapag ako ay nagtrabaho na, kapag po ako'y okay na, settled na po lahat, sakala po ako. No! Ngayon pa lang kapatid, mag-antay po na tayo ng pagpapatibay sa Panginoon para kahit anumang circumstances yung dumaan sa ating buhay, hindi ka basta magbubuko, hindi ka basta babagsak. Kasi pinatibay ka na po ng salita po ng Panginoon. At napakalaga po ng ating po ng ating pong buhay, ng ating pong sarili, na tayo po ay nag-aabay sa ganitong kalagayan. So ano po ang kailangan natin makita? Na ang pag-edify o edification po ay pagpapatibay, hindi isang beses lang na pangyayari, kundi isang patuloy po na proseso. Kung ang mga pastor na, mga makilalang bishop na, tatayo sa unahan, wow, grabe. Grabe yung kilos ng Lord sa buhay
pagbabasa ko ng salita ng Diyos. And then apply. Apply natin. And then, i-ano po natin ito, ipasa natin ito sa ating mga kapamanan ng palataya. At yun, ano sabi ng Lord? Kung ano rin ko alam, sinong katabi, may pinagdadaanan na po. Pinatili ko bang katabi nyo? Pinamusta niyo ko bang katabi nyo? Bakas yung may pinagdadaanan na yan. Tapos ikaw, hallelujah, praise the Lord. Salamat po Lord sa biyaya. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo. Pero sa'yo lang nilap ni Lord. Hindi mo walang na-share sa katabi mo. Kaya sa inyong tahanan, dahil po ba ng, sa family natin, Kristiyano na? Hindi pa. Pero ikaw, every Sunday po, taka ng church. Every Sunday, napaka-active mo sa gawain. Pero sa tahanan pa lang, na dapat ikaw yung nagiging ilaw sa lugar na yun. Na dapat ikaw ang nagiging gamitin ang ating mga salita para sa pagpapatibay. At
ko, sabi ko sa Roma 4:19, kaya ituloy natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at ang mga bagay na mga pagpapatibay sa isa. At nasabi nga po sa pang-apat, under pa rin po ng pagiging edified po natin is magpahalaga po tayo sa mga pagtitipon na meron po tayo. Under po, dami pong announcement kanina. Ang dami, ito po. Ulit-ulit. Ano po, ito sabihin, huwag po natin kakalimutan. Ano po, isa po yung isang halagang gawain kasi nakakapagpatuloy po yun ng ating pong buhay, pananaw, palataya. Kaya huwag po kayo umariride, huwag po kayo mauhumay. Kasi sa kabubuti po natin yun. Ito ba mga nanay? Diba? Sa araw-araw ko nang ginawa ng dasalam ito po, hindi ko nawawala yung pag-cellphone, hindi ko nawawala yung laging may pagdisiplina. Bakit? Kasi kailangan natin. Kasi tao po, magkakalimutin. So, ano ang sabot? Lagi tayong pinapaalalahan. Kaya tayo naman po mga anak at mga anak ng Diyos, ganun din po tayo. Araw-araw po tayong pinapaalalahanan mula sa salita ng Diyos, mula sa mga tao na may kapangyarihan na magsalita sa atin is para to sabi nga parang pa-edify tayo. Ganun po ba? At kasama po yun sa pagsasabawa sa salita po ng Panginoon. And lastly, pangapat po. Pangapat po na senyal na talagang ginaganap po natin ang salita ng Diyos ang bilang pinapakinggan is magiging responsible Christian po tayo. Ayun po. Number one, ano po yung una? Nagiging disiplinado Kristiyano. Pangalan po ay nagiging obedient Christian. Pangatlo po, tayo po ay edified or edified Christian. And pang-apat po, ito po ang masabi sa napakalaga. Kung talagang ginaganap po natin ang salita po ng Diyos, ikaw ay nagiging risk kung sabi mananampalataya. Amen? At naniniwala po ko na lahat tayo responsable mananampalataya. Bakit po? Kasi ang isang responsable mananampalataya, hindi po pinababayaan ang pananambahan, ang pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kasi responsibilidad na kaagiman ng pag-
sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? At ano po, sabi po dito, una-una po, kapag nakikita po natin na tayo po ay isang taong may responsibility or may responsible Christian, sabi nga po dito, bilang na Kristiyano tayo may pananagutan sa pagkasabuhay ng malinaw na positibong pagtuo sa biyaya po ng ating Diyos. Kumusta po ang ating mga pagtuo? Sabi po, ingatan po daw natin ang mga pagtuo ng ating buhay. Sabi nga po sa Mark chapter 4 verse 21 at sa ibang sayang po sa Matthew chapter 5 verses 14 to 15, sabi diyan, sinabi niya sa kanila na dadala ba kayo ng ilawan upang ilagay sa ilalim ng mangkok o higaan? Sa halip, hindi mo ba ito ay nilalagay sa kinatatayuan ko? Kayo at ninawa sa libutan, ang nung susibabaw ng muro na hindi natatago ni ang mga tao ay magsisindi ng lapara at nilalagay sa ilalim ng mangkok. Ayun po. Dapat halata. Dapat kitang-kita. Kung tayo ay mananampalataya. You are responsible to enlighten. Ikaw ay responsable na ipakita ang kaluwalhatian po ng Diyos sa buhay mo. Not only on Sunday, but in every day, in our life. Dapat nakita ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. Diba po? Yan po ang araw-araw natin responsibility sa Lord. Dapat na ng pangailangan mo, hindi lang para mabilang gusto mo, magawa mo ang gusto mo, mayroon ka pa isang responsibility, kapatid. Please Lord, ipakita mo na ikaw ay isang Kristiyano na mumuhay sa kalooban po ng Panginoon. And second po, bilang mga Kristiyano, you are responsible to act doon sa mga bagay po na natatanggap natin mga aray. Amen po. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 22 to 25, masaya po natin sabay sa bahay. Huwag ninyong pakinggan lamang ang salita at sa gayon ay dayain ninyo ang sarili. Gawin ang sinasabi nito. At sino man ang kinisalita mo at hindi ginagawa ang sinasabi nito ay tulad ng isang tao na tumingin, tumitingin sa kanyang mukha sa salamin, at pagkatapos na ng kanyang sarili, umalis at agad na nakalimutan ang kanyang tsura, ngunit ang tao na tumitingin ng mabuti sa kadalang kautusan na nagbibigay ng kalayaan, at patuloy na ginagawa ito, hindi nalilimutan ang kanyang narinig, kundi ginagawa ito, siya ay pagpapalain sa kanyang ginagawa. Kapatid, whatever you do, ang blessing po pala ng Panginoon is gawin po natin ang ating responsibilidad bilang pagsunod natin sa Panginoon. Kahit napakalit lang yan, kahit ano man ng kapatid, ano man ang ginagawa natin, kung gusto niyo po na pagpalain tayo ng Lord, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka, isa kang nanay sa loob ng tahanan, where a main housewife, whatever you do with sa buhay po nito, ang susi po talaga ng blessing ng Lord is gawin po natin ng may katapatan ang ipinapabasa ng Lord. Pero po, isa kang kabataan Kristiyano. Sabihin, nalagalan natin. Yung pangalan po ng Panginoon na you are responsible to take care of the name of God sa magitan po ng iyong mga ginagawa. Ibig po ba, hindi daw po natin nalilimutan. Ibig po, hindi dapat natin nalilimutan. Oo nga pala, Kristiyano nga pala po. Huwag po natin iwanan dito mamaya.
responsable tayo sa paggamit ng ating mga talento at kakayahan ayon sa layon ng Diyos. Huwag po tayong maniniwala na wala tayong talent, lahat po may talent at may kanya-kanyang talent ang Panginoon sa atin. Kaya wala po tayong nagdadalhin sa Lord. Wala po tayong nagdadalhin lang. Maniniwala po kung may kanya-kanyang po tayong kanya-kanyang talent. Ang kailangan lang po talaga natin is hayaan mo si Lord ang mag-gumamit. Ano po? Hayaan mo lang si Lord yung ano ka, dalhin ka doon sa bagay na yun. Bakit ano po, yung akala na hindi mo kayang gawin, kaya mo pa. Yung akala na yung wala kayo, meron pala. Ano po? Huwag po sana, harap tayo sa Lord. Pangmula, from day one until now, hanggang sa harap ka na sa Panginoon, naging pag-uupo ka lang ng bangko. Na hindi mo lang nagamit ang ating buhay sa paglilikos sa Panginoon. Ano kinakapos sa lupa? Ayun po, pag-upo at pag-upuntas po ng bangko. Pero ang totoo, napakarami. Ang bibigyan mo lang po ng pagkakataon ng Diyos na ikaw ay gamitin na, gagamitin ka na. Sabi nga, higit pa sa higit-isip, higit pa po sa inaakala. Ingat po. At sabi nga po, pag hindi daw po natin ito ay pinagkatiwala sa Lord, hindi natin ito binigay, sabi po sa Mark chapter 4 verse 25, ang meron ay bibigyan pa. At sabi po niya, ang sino man wala kahit na kung ano ang mayroon siya ay kukunin pa sa kanya. Nakakalungkot ano po, wala ka na nga kukunin pa. Pero yung meron na daw at ginagamit pa sa Panginoon, lalo pang makakabuon. Pero yung wala na nga, tapos, ano ko ba kukunin? Pero may kukunin pa rin. May aalisin pa rin. So, nakakabukat naman. So, yun po, responsible din po tayo talaga na gamitin po natin yung mga talento, kayahan na meron po tayo. Maging kaambagan po tayo sa pagtunlad at paglago ng ating buhay, pananang palataya. Amen po ba? Alam niyo, kung kami po bilang mga leader, bilang mga nangunguna po ay napupuwanan, nakita po namin kayo na nagiging effective. Talagang buong puso, ano pong ginagawa ang mga bagay na yun, kahit nakakapagod po, ang sarap, sarap po sa pakiramdam. How much more po ang pakiramdam? Kaya po ba? Ang sarap po na kahit na sa kabila po ng pagod, may kanya-kanya ang pinagdadaanan. Pero kung tayo po ay nagiging kagaanan at kaisa sa gawain po ng Panginoon, Lord, talagang ang sarap magpulis sa Panginoon. Kaya po ba? Sabi nga po doon sa isang salita, huwag daw po sana tayo maging kabigatan bagos tayo maging kagaanan. At ang lahat po nang ginagisimula lang po talaga sa James chapter 1 verse 20, na sabi nga po doon, tayo po ay tagaganap, tagagawa. Amen? At hindi lang po tagapakinig lang. At kapag nakikinig lang tayo, hindi natin ito na-apply sa ating buhay, kapatid, sayang ang pamasahe. Sayang ang iyong po, sayang ang iyong magandang damit, sayang ang iyong effort kung walang pakinabang ang salita ko ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ba? So sana po ay nangyawaan po natin, napapala po tayo sa umarang ito, at patuloy po tayo maglingkod hanggang sa dumating po ang Panginoon at tayo nakatulong. So to God be all the glory. Kalakakan po natin po ang Panginoon. So doer of the word, tayo po ay mga disiplinado para nagpalataya. Tayo ay mga masunod para nagpalataya. Tayo ay pinatibay na po ng Panginoon at tayo po ay mga responsable mananampalataya. Kung gawin po natin itong sinasabi po ng Panginoon sa atin. So tayo po sandali po manalangin. Panginoon, papasalamat po
Jesus, maalis ang mga oras dito. Nagahanap po ang bawat isa talaga na mag-glorify ka namin sa aming buhay. But still, nandun ang takot, pangamba, andun yung nahihiya, pero naniniwala ko Panginoon na kapag talaga naging open ang bawat isa po sa amin, magagawa mo po ang bawat bagay sa aming buhay at kami rin po ay magkakaroon ng lakas ng loob para gawin po namin ito, para mabigyan ka namin ng karamalan sa aming buhay. Tingnan po kami na naging disiplinado ng aming palataya. Andun po, Lord, yung pagiging obedient namin, ang inyong pagbigay, edify po namin, Panginoon, na kami may edify, Lord, sa mga bagay na tumutulong sa amin. At last, Lord, yung pagiging responsable ng aming palataya. Thank you, Lord, sa aking mga kapatid. Salamat po sa pagbibigyo na ginamit po ako sa oras nito. Lord, sa iyong karangalan, sa iyong kabanggitan, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo na nahayag. Salamat po sa mga kapatid, Panginoon, na bagamat talaga marami din po yung isip, pero hindi sila, Lord, nakatutin sila, nag-stay sila, Lord, na makinig, at naghahangad din po na maganap ng dami ang kalooban mo sa kanilang buhay. Lord, continue to bless my brethren, Lord. Ano po yung pangailangan nila mula sa malita na sa pinakamalaki ang pangailangan, Panginoon, Lord. I declare and we pray, O God, na yung patuloy pong pagpapala maranasan ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. At sa mga may karamdaman sa oras nito, Lord, I pray for your continuous healing, O God, na maranasan po nila sa aming mga kapatid. And sa araw nito, Panginoon, sa aming mga bagong pa, lalo-lalo na po, Panginoon, sa mga kaganapan, sa mga ministry, Panginoon, sa mga gawain, Lord, na pinagkatuwala mo sa aming, Lord, maganap po namin ito, magawa po namin ito, Panginoon. Hindi lang para sa aming sarili, kundi para mapagpala ka namin sa lahat po ng aming ginagawa. Salamat po, Lord, salamat po, Lord, mag-iwan mo na po kami pasamantala at naniniwala kami, Panginoon, sa anong kami mapunta, ikaw ang kasama namin at iyan sa aming Panginoon. Salamat po, God, sa aming mga kapatid, Lord. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa pagunahan mo sa amin. In Jesus' name, amen. Bilang mabuting Kristiyano, maging tagatupad kami ng banal na salita.